Ando na po sila. Ayan, nalapit na natin doon sa mga bangka. Another day, another vlog. At nandito tayo sa Asako sa Bato, Daddy. Asako sa Yes. Yes, nasa tapat natin yung Tokyo Cruise. So ngayon, itatry natin yung Tokyo Cruise from Asako sa papuntang Odaiba. Kasi nakita natin sa video, yun sa TikTok yata yun, ang ganda nung view pag nag-sunset na tour. Kasi hindi tayo pwede mag-sunset tour kasi sabi mo, ang kailangan daw yun online reservation. Yung sunset, yung dalawang sunset na oras, yung 5:55 tsaka yung 6:10, lahat yun online reservation. So yung same day hanggang 4 o'clock lang, yun yung pinupin. Okay lang. Kasi sabi ko nga kay Daddy Justin, huwag niya ako sagarin ng hanggang mga alas 8 sa uuwi kami. Kasi ang ending, alas 2 ako ng umaga, nakakatulog. Hindi ko alam kung bakit, Daddy. Ah, baka adrenaline pa. Oo, kaya sabi ko sa kanya, dapat matapos yung araw natin ng mga 6:30 or alas 7, pinakamatagal na, para pagpa-uwi. Kasi syempre, may night routine pa ang nanay, di ba? So, ayun. Anyway, maliban dito, mamaya isasama namin kayo sa Tokyo Cruise. Ngayon, tayo ay magpo-trip. Ililimit na mga ni Daddy niya. So, without further ado, let's begin this food trip. Let's go! Very mainit po for today's video. Ah! Medyo mainit! Buti na lang naka-sunscreen ang mami Chris nyo. Andito na tayo! Medyo napaka-init lang po. Mami, it's so init na init, ano. I'm not built for this kind of, ano, sunlight. Daddy, parang, ano, parang ang higisingin ng Pilipinas. Tapos naka-jacket pa ako. Ito na yata ang pinakamahal na orange juice na natikman ng mami kasi nyo sa may Asako sa ito. Hindi ako sigurado sa pangalan nito pero this is 300 pesos. Nakakaloka! After magbayad, ayan si Kuya pipili na siya ng pinaka-juicy na orange para sa aming mag-ina. Actually, noong una akala ko may glass yan, yun pala open. Buti hindi ko na ipatong yung cellphone ko. Anyway, ayan tinanggal na yung tangkay. Binutas na ni Kuya at ilalagay niya na dito sa parang manual mixer / blender ba yan? Niligyan na ng straw at may pa-decoration pa. Ano po? O diba? Napaka-IG worthy naman ito at tikman na po natin. Ooh, so refreshing! At syempre si Liam, hindi papahuli! So ito yung meat bun na sikat, ang haba ng pila. 350 yen bawat isa nito. So kumuha tayo ng dalawa, si Mami Chris isa, sa akin isa. Pero feeling ko lahat nito ako uubos. Tingnan nyo naman yung pila, napakahaba. At eto na nga po, nung nakuha namin yung order namin. Grabe, napakabango po. And nung una, akala ko super duper oily. Pero dahan-dahan pala kayo ha, kasi napakainit nito. Pero pagkagat ko, hindi pala oil yung natitikma ko, kundi meat juice! Asako sa Menchi pala ang pangalan nung pinagbila namin nito. At napakasarap po ng lasa! Without a doubt, eto talaga yung the best Menchi Katsu dito sa Japan! Sarap niya, love niyo. Lasa siyang, nasabi mo nga, lasa siyang fried sopaw na katsu yung labas. Tapos sobrang juicy. Ano, kita yung mantika. Doon yung siya ka-juicy. Pero sobrang sarap. Tsaka hindi siya oily, juicy lang siya. Oo. Makakailan ka nito lang. Makakatatlo kung gutom ako. Kasi I'm saving space for other items here. Hindi. Busin ko na talaga. Wala na namang katapos ang lamunan sa Asakusa. At ako po ay tontuwa habang pinapanood ko na piniprepare itong mga taiyaki. Ito yung mga Japanese na fish-shaped na cake na may palaman sa loob. Ay napaka-therapeutic panoorin at entertaining din pala. At ito na nga ang Mami Cristino dahil napakabango, hindi napigilan na umorder. Maliban sa taiyaki, dagdagan ko na nitong green tea ice cream yung order ko ha. So ito na magbabayad ng Mami Cristino. At ayan na po, bilis-bilis dumating ng aking order. At nakakatuwa sila panoorin. Kasi para silang nagsasayaw, very in sync silang dalawa. At ayun na po itsura ng ating green tea ice cream. Mukha siya hamburger, ano? Tuwan-tuwa naman ng mami kiss nyo. O diba, napaka-IG worthy. Tapos sa loob pala, merong red bean na paste. Siguro para tumamis kasi medyo bitter nga ang green tea, no? So tikman natin, napakahirap po niyang kagating kasi nakabraces ang mami kiss nyo. Sobrang tuwan-tuwa ako sa texture nito and I love the earthy taste. Tapos ang liam nyo, ayan, saya-saya. Kasi ang gana-gana niya dito sa taiyaki na to. Naubos niya isang buo. Pero syempre, hindi papahuli ang Daddy
Justin, kailangan matikman niya din. And dahil dyan, busog ng mami kasi niyo. On to the next food adventure! You make me wanna be with somebody, doing things that Japan at alas 4 na po. Ewan ko kung may magagawa pa kami today. Ngayon lang kami nakalabas. Gawa ng Andady Justin yung nagpaalam kanina umaga. May pipilahan daw siya na New Balance sa store na may ibibenta siya sapatos. So, bumili siya ng sapatos. Kaya medyo natagalan kami sa aming paglilipot for today's video. Nandito pala kami sa Asakusa. Napakaganda naman itong lugar na to. Tingnan nyo naman. O, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasi kami, budget traveler kami. Yung mga simpleng lugar kagaya nito, mas na-appreciate ko siya kaysa mag-spend ng sobrang mahal sa Disney. Maganda rin naman yung Disney. Pero pag palaging Disney yung pupuntahan mo, nakakaubos ng travel budget. Pero yung mga ganito, o diba, nakaka-enjoy. Anyway, akala mo naman walang sapa o walang ilong dun sa malambot. Eh, lagi nga dun kapag umuulan, bumaba. Tapos nakita niyo yan, may mga bangka. Tatanungin ko nga kung ano, kung pwede kaming sumakay. Tapos may mga namimingwit din. Tapos ang liyam nyo, may nabili kasi ako parang, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero I'm pretty sure this is some type of mochi. Na wala naman siyang palaman. Si Liam kasi medyo, ano siya eh, sensitive siya pagdating sa sobrang matamis, sobrang malasa. Eh, eto, as in, glutinous rice lang siya, through and through. Nagustuhan naman niya. So, yun yung baon namin para sa kanya today. At ang aking mag-ama ay nandito. Daddy! Ano na yung nabili mo? Kit na and New Balance 998. So, limited edition siya. Dito sa Japan, una lumabas. So, eventually, lalabas sa States, tapos dun sa app. Kaya ako yan tutok sa Nike. Ano po? Ako yan tutok sa Nike. Liam, anong tawag dito? Hi guys! Hi guys! Today, this is why Smoochie. Smoochie, look at his lips. Tingnan nyo, oh. Halatang kumain ng mochi, oh. Puro pulbo. Ando na po sila. Ayan, nalapit na natin doon sa mga bangka. Oo. Eh, ang Liam, gustong pumunta doon sa may mga flowers. At tingnan nyo, yung mga puno doon, medyo pink pa. So, may tira-tira pang konti nung cherry blossoms. At if you're interested pala tungkol dito sa ano na to, sa boating kineme na to, tingnan natin magkano bang presyo. Wait lang ha. Nasakay tayo na to. Are you excited? Yes, I'm going to go to the Harry Potter cup, but we will ride the boat first, okay? Okay! There's a kitty cat. There's a kitty cat. Si Mami Chris mga hamaha doon sa mga fishing gears. Kaya nga eh. Parang gusto ko na rin mamingwit lang. Kaso takot ako sa tubig eh. So ito si Mami Chris, kakabayad lang niya ng ating boat ride. Ngayon, kinakabahan kami parehas ni Mami Chris. So ayan siya, Ben K Fishing Club. So kinakabahan kami ni Mami Chris dahil yung last time kaming nagbangka. Ibang experience kasi nakakayak kami. Ito naman medyo nakaangat kaya hindi ka naman sobrang kakabahan. Huwag lang maglikot. Ayan, sineset up na po ni sir yung ating bangka. Good luck sa amin. Mababaw naman siya kasi kita ko yung ilalim eh. Ayun o. Ayan lang siya. Feeling ko lang ayan lang eh. How deep is the lake? Or is this a river? Or a lake? What is it? Hindi ko alam. Oh, basta yun. Sorry guys, ah, hindi ko na kayo nasama sa proseso ng pagsakay namin. Dahil kinakabahan ako, ayan na, tatama na po tayo sa atin. Tulak natin. Yun! Tatama tayo sa duck, doggy. Parang ako mawagsak doon? Kasi rich kid to si daddy nyo, kaya hindi mo na magsagwan niya.
Ayun, hindi ko na kayo nasama yung pagpasok namin sa bangka. It was a very long process. At si Liam lang ang may life jacket kasi 2 meters deep lang naman to. So, kayang-kaya lang yun ni Daddy Justin kung tumaob at mag-capsize tayo. Which is, wag naman sana. Na nagkayang tayo, hindi masyado maganda experience. Kasi pares tayo natatakot. Tulad ngayon. Natatakot ka ba, Daddy? Ganito nung ganito daw yung ano eh, yung palabas na Lake Placid ba yun? Tinanong ko si tatay, sabi ko, how far can we go? Hanggang 700 meters daw. Ay, okay yung bata. Ayaw nga, may mga puyo dun. Bata, marunong sa mag-drive ng boat. Oo nga, mas marunong pa kayo sa daddy mo. Ayun, sabi ni tatay kanina, hanggang 700 meters pwede. Basta dito ka rin babalik. Kasi tinanong ko, pag nagpunta ba kami sa kaduluduluhan nito, eh, may station ba siya doon? Wala daw. Ibabalik daw namin dito. At saka maganda dito, si sir, marunong po siyang mag-English. Oh. Kaya hindi masyadong mahihirapan makipag-communicate. Lalo sa mga baguhang kagaya namin. Sa mga land dwellers tulad namin. Ay, ano to lang? Practice mo na to. Ano? Para yung, ano yan sa dung-dung-dung-dung-dung. Habang dragon boat. Habang dragon boat mo to. Ang bilis naman niya mag-react. Hindi kasi ito yung ano. Ano ba ang tawag sa spot mo, Lab? Yung ano? Hindi ito yung pwesto ng bankero. Oo. Kaya tinatamaan si Liam. Eh, si Daddy Justin yun na overwhelmed sa kung saan siya mag-swing. Left to right. Kaya si Mami Chris na lang. Punta tayo dun sa malayo. Wah, mahirapan ako ibalik. Ako magbabalik. Ako na mababigin. Ang bilis mag-react mo. Tignan mo yung mga bata, meron din sa kabila. Oh. Magkapatid siguro yun. Ano? Siguro. Oh, yung tatay nila nangingisda din, kaya yun ang ano nila. So si Mami Chris talaga, gusto niya siya yung mag-drive. Pero pag nagda-drive naman ng kotse, lagi mo sa akin binibigay. Eh kasi dito walang ways, malawak. Ay, saan ako mag-turn pwede. Ay, imagine mo, kapag cherry blossoms lahat yan. Ang saya. Ang haba ng pila kay tatay. Oo. Ayan, nandun yung mga bata. Ang cute naman, tapos may mga iba din nangingisda dyan. For leisure. Hi guys! Daddy, I will help you. Okay na. I can do it. Baka may wants to help? Ay, sige nga. Galing. Oh. Oh, galing ni Liam oh. Nakakatakot ng very, very light. Pero gumagaling na si Daddy Justin. Wow! Konti lang palang practice lang ang kailangan mo. Pwede ka na maging ano, team leader ng ano, team captain. Ng Dragon Boat Philippines. So far, so good naman. Nakarating naman kami sa Pampang. Workout ako na ba? Sakit ng shoulders ko. Masakit din siya sa binti, tsaka sa, syempre sa arms. So, happy ka naman, love? Yes, may nagawa tayo today. O, di ba? Sayo.